TikTok Teenage Look Filter. So, ang gagawin natin is i-compare natin ang ating original face na katulad nito and yung TikTok Teenage Look. So, eto na nga yung itsura ko sa teenage filter ng TikTok. And makikita nyo dito sa taas and sa original. O, diba? So, mapapa-speechless ka talaga sa filter na ito. No wonder maraming napapaiyak sa filter na ito. Diba? Bagets na bagets. Wow. O, diba? I am speechless. Kasi, dito sa taas, teenage filter look ng TikTok. And dito naman sa baba, yan yung actual na itsura ko. No filter. So, makikita nyo, may mga blemishes ako sa skin. And syempre, may edad na. I am in my late 30s na. So, hulaan nyo kung ilang taon na ako. Pero dito, I am guessing, pwede ako dito na parang 16, 17 years old. O, diba? Bagets na bagets. And, pero medyo parang since ito yung filter, hindi ganito yung itsura ko nung teenager ako. Kasi sobrang puti. Hindi ako ganyan kaputi nung teenager ako. Tapos sobrang kinis niya. Nung teenager ako, medyo may mga breakouts talaga ako. Acne breakouts. So, o diba? Kung siguro super kinis ako nung high school or college, malamang sa malamang, there's a high percentage dito sa filter na ito, o diba? Pero, in fairness ha, parang nakikita mo yung sarili mo way back 20 years ago, o diba? So, what would be my message? Namimiss kita, o diba? So, in fairness ha, medyo magiging emotional ka kapag makikita mo to kasi parang nare-reflect mo yung ikaw nung 20 years back. No wonder yung mga filter na ganito, nagkakaroon ng self-actualization, self-awareness. Ang daming napapaiyak kasi nakikita nila yung sarili nila nung 20 years ago and alam mo yun, yeah, mapapaluha ka, parang ganon. Pero ako naman, o diba, nakakaloka talaga. Hindi ko in-expect na may ganitong filter. O diba, ang gagawin naman natin ngayon is i-full screen natin itong teenage filter. So, ipipress natin itong screen, magiging isa. And, diba, I'm not sure kung pati itong leeg and kamay, nafi-filter din niya, ginagawa niyang mas bata, pero I think hindi eh. Ganyan. O, diba? Anyway, very therapeutic itong filter na ito. Why? Kasi, alam nyo, naalala ko, nung unang sabak namin sa mental health institution, nung pumunta kami sa Mandaluyong. So, ang nangyari kasi is, kailangan talaga magkaroon kami ng self-awareness. In preparation para sa aming bagong sabak doon sa mga patients with mental health problems. So, ano ang ginagawa namin sa mental health awareness, self-awareness? Bale, parang the main purpose is to vent out negative emotions para, alam mo yun, maiwasan namin na magkaroon ng untherapeutic approach sa mga patients with mental illness. Kasi there is a risk na baka, alam mo yon, yung negative energy ng mga pasyente mapunta sa amin. So, dapat kalmado kami, dapat wala kaming iniisip na negative emotions habang nagre-render kami ng care doon sa pasyenteng may mental health issues. O, diba? So, ayun nga, nag-iiyakan kami. Iniisip namin kung ano yung nangyari sa aming kabataan at kailangan namin ilabas. So, ayun na nga. And this is the reason why nakaka-relate ako sa mga ibang nagti-TikTok na ginagamit itong filter na napapaiyak. Kasi I know the feeling na, alam mo yun, nagre-reminis sila sa past lives nila. Nung bata pa sila, na namimiss nila yung teenage life nila.
Sana nagustuhan nyo itong TikTok filter na teenage look. And sana nakarelate din kayo dito. O, diba? Kasi nakakaloka talaga. So, always remember to stay positive. Kahit na haggard ka, kahit na stress ka, basta always stay positive.